You're listening to Manna for the Day. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Narito po muli tayo sa Manna for Today. Salamat po sa lahat po ng mga walang sawang tumatangkilik at pagsusubaybay at pakikinig ng kanyang salita sa pamamaraan na ito. Ang ating topic ngayon ay patungkol po sa hope of our calling, ang pagtawag ng ating Panginoon sa atin. Knowing God is the foundational to the knowledge of all things, including knowing ourselves. Ang ating kaalaman at ang ating mga adhikain ay nagkakaroon ng saysay sa sapat na kaalaman natin kung sino ang Diyos sa ating buhay. And when we understand better the character of God, He gave us the revelation, and we will have the understanding of ourselves, our purpose, and our need for Him to take care of ourselves to endure in the presence of His holiness. Alam niyo po, ito po yung oras na naliwanagan si Prophet Isaiah, lalo na't noong napag-alaman niya na siya ay tinawag ng Panginoon upang magsilbi sa kaharian niya. At hindi po ito bago sa ating lahat, at ang testimony natin throughout history ay may similar experience po na nagkaroon tayo ng revelation through the sovereign God. Lalo na po nung tayo ay nakakilala sa Panginoon. Nung na-realize po natin na tayo ay makasalanan. At lalo nung napag-alaman natin na wala tayong magagawa para mapatawad kung wala ang grasya ng Panginoon sa atin. Ang kaalaman natin sa Panginoon ay hindi nagtatapos sa ating mga sarili. Ang kanyang kapangyarihan at ang walang katumbas na pagmamahal niya sa atin at sa sanlibutan. Sa Ephesians chapter 1 verse 18, si Pablo po ay nanalangin para sa atin at sinasaysay po sa Biblia ito. Ephesians chapter 1 verse 18, I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in His holy people. Ang pag-asa ay daloy kung gaano natin siya kakilala. Okay? Ang pag-asa ay daloy kung gaano natin siya kakilala at gaano kadalas natin binabasa ang kanyang salita, ang Biblia. Dahil dito, ang pag-asa ay naibabahagi rin natin sa mga hindi pa mananampalataya sa Panginoon. Madalas, pag tayo ay natatakot magbahagi, ang lagi natin pinapakilala ay ang ating simbahan, ang ating gawain, kung anong ginagawa natin sa church. Kaya, sa inaharap, sa lahat ng ating mga hinihila sa church at ini-invite, sila ay umaalis. O kung hindi naman, hindi sila lumalago sa Panginoon. Dahil ang pagkakakilala natin sa kanila ang pinakilala natin sa kanila ay yung simbahan. Kung sino ang mga taong ninuloob nito, ang fellowship, ang kasiyahan, ang mga gawain sa loob. Kaya nagkakaroon po ng kabigatan. Mga kapatid, lagi po nating tatandaan na tayo ay tinawag ng Panginoon as a purpose of being an ambassador. Ang ambassador na may pinapagkilala tayo at may rinirepresent tayo. Kaya sa susunod po na mag-invite po tayo, siguraduhin po natin na ang pinapakilala natin ay si Kristo. Manalangin po tayo na patibayan ang ating mga loob at magsilbi sa Panginoon at may bahagi ang totoong pag-asa na ipagkilala ang Panginoong Heso Kristo kung paano niya tinupad ang will ng Diyos na mamatay sa krus sa Kalbaryo
na ang sinumang tumanggap ay maliligtas at magkakaroon din po ng kahulugan ang kanilang mga buhay. At balang araw, sila ay magsilbi sa Panginoon na mayroong totoong pagkakilala sa Panginoon ang true purpose ng kanilang service sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Our gracious Heavenly Father, salamat po sa reminder uli na kami po ay binigyan mo ng pagkakataon upang malaman namin po ang aming mga purpose dito sa mundo. Sa pag-aaral lang yung salita, kayo po ay aming nakikilala at nalalaman din po kung ano po ang aming gagawin sa aming mga buhay. Salamat sa pag-asa na aming ibabahagi sa sinumang mananampalataya sa inyo. At sinisiguro po namin, Lord, sa susunod, na hihikayatin namin ang sinuman na kasama at pinapakilala ang iyong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. And that was our Manna for the Day. Subscribe and follow our social media accounts for more content and be updated with Maria Christian Fellowship.